Pangulong Duterte sinuspindi ang termination ng Visiting Forces Agreement. Naval Task Force 82 na may sakay na 30 mga Pilipinong turista at OFW mula India at Sri Lanka, papauwi na sa Pilipinas. Pero bago tayo magpapatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Inanunsyo ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Luxin Jr. na inutusan ni Pangulong Duterte ang DFA na ipaalam sa US Embassy ang desisyon ng pamahalaan ng Pilipinas na isuspindi ang VFA termination. Nag-issue na si Luxin ng diplomatic note sa US Ambassador at ito'y tinanggap na ng Washington. Ang note ay naglalaman ng pronouncement ng pamahalaan ng Pilipinas sa pagsuspindi ng Visiting Forces Agreement. Ang VFA ay natuldukan noong February matapos kinansila ng Amerika ang US visa ni Senador Bato de la Rosa dahil umano sa pagkasangkot niya sa mga extrajudicial killings noong siya ay pinipitsi pa sa mga taong 2016 hanggang 2018. Winilcome naman ng Amerika ang desisyon ng Pilipinas na isuspindi ang termination ng VFA. Ayon naman sa US Embassy, ang matagal na ugnayan ng dalawang bansa ay mayroong benepisyo sa isa't isa at umaasa sila na patuloy ang security at defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. May ilan naman na hindi nagustuhan ang dagliang pagbabago ng makabansang desisyon ng Pangulo na tapusin ang hindi patas na treaty sa halip na ipagpatuloy ang pinaporsiging independent foreign policy ayon kay Terry Ridon, ang convener ng InfraWatch Philippines. Hinimok ni Ridon si Pangulong Duterte na huwag magpatangay sa mga military equipments offers ng Amerika. Mas maraming mawawala sa Amerika sa termination ng VFA. Kung wala ang Pilipinas, hihina ang kanilang estratehiya. Hindi daw hahayaan natin ang Amerika na bibilihin nila ang security strategy sa pamamagitan lang ng military equipments. Samantala sa ibang balita, ang Naval Task Force 82 na kinabibilangan ng Landing Dock BRP Davao del Sur at Offshore Patrol Vessel BRP Ramon Alcaraz na may kargang 30 mga repatriated na mga Pilipinong turista at mga workers sa India at Sri Lanka ang inasahan na darating sa bansa ngayong June 16. Ang mga Pilipinong na repatriate ay sasailalim sa 14-day quarantine pagdating nila sa bansa. Hindi pa sinabi ng Navy kung aling port dadaong ang dalawang barko. Ang NTF-82 ay dumating sa Port of Colombo sa Sri Lanka noong May 29 upang i-pick up ang 12 Pilipinos at OFW na na-stranded dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa Navy, ang 12 Pilipino ay negatibo sa virus at sila isasama sa 18 pang mga Pilipino na kanilang na-pick up sa India sakay sa BRP Davao del Sur. Ang BRP Davao del Sur at Ramon Alcaraz ay unang i-deploy sa Oman noong February bilang contingency measure kung maraming Pilipino ang kinakailangang ilikas dahil sa tensyon noon sa pagitan ng Amerika at Iran. Pumunta sila sa India noong April 29 para kunin ang mga donasyon na 200,000 ng mga face mask mula sa isang Filipino businessman na nakabase sa India at gayon din ang pag-repatriate sa mga Pilipinong turista at mga OFW na na-stranded sa lugar dahil sa pandemic. Yan po ang balita natin ngayon. At para sa karagdagang informasyon tungkol sa balitang ito, bisitahin ang mga link na nasa description. Maraming salamat po!